Samantala, sa oras na alas 5.37 ng umaga, nasa linya po natin ngayon ang EOC Manager ng Nueva Vizcaya PDRRMO. Sa katauhan po yan ni Ginoong Judiel Laino. Ginoong Judiel, good evening. Ay, good evening tuloy. Good morning sa inyo, ha? O, kuha po tayo ng update kaugnay po sa pinsalang idinulot ng Bagyong Pepito sa kanilang lalawigan. Magandang morning, good morning po. Hello po. Yes po, good morning po. Judiel Laino po from PDRRMO Nueva Vizcaya. Yes po. Opo. Ano ho ang latest po dyan sa inyo pong lalawigan at batid po namin, dinaanan din po yan ng Bagyong Pepito? Yes po, as of yesterday, tuloy-tuloy pa rin po yung clearing operations sa ating major roads. Yun po ang inuuna ng ating mga responders para po mapasok po yung sa lower level, which is sa munisipyo at saka barangay. And para ma-restore na rin po yung power sa mga barangay and munisipyo po. Kasi marami pa po dito sa province namin ang hindi pa restored, fully restored. Though may mga portions naman na ibalik na yung kuryente. So, ayun po, tuloy-tuloy pa rin po talaga yung clearing operation. Opo. May casualty ho ba? Fatality ho dyan sa inyo pong lugar? Yes po, unfortunately po, mayroon po sa municipality po ng Ambagyo. Family of 7 po sila. Isang buong pamilya? Ano ho yan? Flash na ano do ba sa baha? Flash floods or anong dahilan? Due to landslide po. Kasi po yung residential area po nila, nasa paanan po talaga ng bundok, which is prone po sa landslide. Kasi po malapit po yung bahay nila sa mismong garden nila. So, pito. Na-recover na ho ba? Yes po. Na-recover din lang po ka November 18, kahapon. Kahapon, na-recover na? Yes po. Wala ho bang mga nawawala or iba pa hong mga natabunan doon po sa tama ho ba? Ambagyo? Diyan ho sa bayan ho po, ng... wala na ho bang mga ganong report na natabunan or nasugatan? So far po, simula po nung dumaan ang Bagyong Pepito sa province po namin, yun pa lang naman po yung reported na missing and then recovered naman na po. Opo. Retrieved naman na. Ano yung mga lugar ho na particular ho na lubhang naapektuhan po? Ayan, pinakikita po ng dito sa ating pong television sa screen. Ano ho mga particular na mga bayan yung mga lubha pong naapektuhan bukod po sa binanggit ninyo kanina na ang bagyo? Since tatlong municipality po ang na kita sa forecast na na dinaanan po ng eye of the typhoon. So, tatlo po yun is si Dupax del Norte. Dupax. Si, apo, Dupax del Norte, si Bambang, at saka si Kayapa. So, yun po yung mga nadaanan ng eye of the typhoon. Pero, all in all po, halos buong province po talaga namin is sobrang naiwanan ng malaking damage. Buong probinsya? Yes po. Buong province. Okay. So, ano ho ba? Yung mga kalsada ho dyan, accessible ho ba? O may mga lugar ho, may mga kalsada na sarado pansamantalang hindi madaanan? Sa national roads po natin, para kasi umad... go ahead po. Sa national roads po is yun po, yun din po ang priority na binuksan, clearing.
So sa provincial roads is yun pa po yung mga bale, itutuloy pa lang din po at tuloy-tuloy pa rin po yung clearing operation sa okay. provincial and barangay roads. Uh-huh. Pero sa national po is passable po lahat dito po sa area po namin. Alright, so passable. Kasi mahalagang maitanong lang natin yan kasi para dun sa mga nagpapadala ho ng mga tulong, yung mga gusto pong magpahatid ho ng tulong ho dyan po sa inyo pong probinsya ng Nueva Vizcaya at alam nila kung saan sila madadaan. Baka kailangan na nila ng helicopter o kaya yung aerial, kumbaga, paghahatid ho ng tulong mula ho sa mga assets, air assets po ng militar. Jujel, itong mga lugar na binabanggit mo na ito, ito ba ay usually, kadalasan ba, yan ba ay mga naapektuhan na nitong mga nagdaang bagyo like nung Christine, Leon, Marce, Nika, Opel, yan ba ay masasabi mo ba na saturated ba yung lupa dyan sa mga lugar na yan? Since dito po sa province po namin is mas madami po talaga yung municipality na nasa mountainous area. Tsaka yun din po yung pinaka-top hazard po talaga ng province namin, yung landslide at tsaka flood. Mm-hmm. So every time po na may parating or inaabangan na bagyo is alam na po namin kung sino, kung saan lugar din po yung dapat na magsagawa na ng preemptive evacuation. So, yes po, yung mga municipality na yun, is sila din yung mga talagang pinaka-affected din kapag ganun may mga bagyo or kahit pag-ulan lang ganun po. Kasi sila rin yung mga nauna, no? Yung mga naunang naapektuhan at ituloy. So, sila pa rin yung Nahagip na naman. Nahagip na naman, kumbaga anim na magkakasunod na bagyo. Grabe, oo. So, yes po, yun din po kasi yung naging ano namin dito, yung as in sunod-sunod po talaga na bagyo. Jitel, ano bang iba pang kailangan ninyo dyan? Nakapag-ugnay na ho ba kayo? Of course, alam natin ang DSWD, no? Meron namang mga food packs yan, may mga ibang tulong pa. O kung nakarating na ba? At iba pang kailangan nyo na hinihingi nyo po dito sa, o kailangang hingin pa ninyo at ipaalam po sa national government. Yes po, regarding naman po sa mga assistance, ang pinaka hinihiling din naman talaga at pinakakailangan sa ngayon is yung food packs, lalong-lalo na po dun sa mga affected po talaga. May mga preposition naman na pong relief goods before pa dumating yung si Bagyong Pepito. Opo. Ang hindi lang po inaasahan kasi is yung massive number na naging affected nung Bagyong Pepito. So, enough pa naman po sa ngayon. Kapag darating na po yung time na hindi, dun na lang po magsisik ng assistance from... Ilan, Judiel, ang eksaktong bilang ng mga affected... residents, mga mamamayan dyan sa Nueva Vizcaya? Actually, sir, kinoconsolidate pa lang din namin yung nag-Ardena na kayo? O tapos na kayo mag-Ardena? Hindi pa po, sir. Okay. Uh-huh. Alright. So, itong mga ibinigay nyo sa amin, ito'y initial pa lamang, Judiel? Yes, sir. Uh-huh. Yes, sir. Sige. Ang may data lang kami ngayon is yung sa evacuees, sir. Pero yung number ng affected is ongoing pa rin po talaga yung concentration. Tubig? Kailangan nyo ng tubig? Kailangan ba ninyo ng kung ano, yes, mga supplies? Yes, yun po yung mga pinakakailangan po talaga. Oo, number one yan, yung tubig. Tama. Malinis na inuming tubig. Kasi ito, pinakikita nyo, grabe pala. Kasi malapit sa sa Pantabangan. Pag paglampas mo ng Pantabangan, sa bayan tawid ka nyo ng Vizcaya. Oh, Nueva Vizcaya. Kaya nadadaan ho kami dyan.
Diyan sa may Dupax del Sur at sa iba pang lugar diyan sa Visca. Sa may Bayambang, Jujel, kumusta naman? Saan, sir? Sa Bayambang po. Bayambong? Opo, Bayambong pala. Bayambong. Sa, dito sa Bayambong, sir, is... Binahaba? Area. Yes, yes, yes po. Ako. Tumaas po talaga yung... tubig dito sa may Magat River. Nako. Hanggang ngayon ba baha pa? Nag-subside naman subside na po na. Yung... Opo, opo. Kasi nagpapakawala ng tubig eh. Judyel eh. Yung Magat Dam eh. Diba? Opo. So, nag-subside na awa naman Diyos. Pero grabe, no? Matindi yung putik na iniwan. But anyway, Judyel, baka meron pa kayong mga karagdagang panawagan sa panig ng LGU, sa panig ng provincial government ng Nueva Vizcaya sa atin ng mga panawagan sa mga gustong tumulong at sa mga nais pang magpadala ng kanilang mga ayuda. Opo. So, sa pangalan po ng PDATR MO Nueva Vizcaya, unahin ko na lang din po na paalalahanan yung mga biyahero po natin na magagawi po or madadaan po dito sa province namin na lagi pong maki-update po muna sa official Facebook page po ng PDATR MO Nueva Vizcaya. At palagi naman po kami nag-update doon para lang po maging aware sila sa mga possible na daanan nila dito sa province po namin. And sa mga magpapaabot naman po ng tulong, pwede rin po kayong mag-direct na makikoordinate dito po sa office po namin o sa PSWD po. Nako. Sige, Judyel, at maraming salamat. Mag-iingat kayo dyan from time to time. Hihingi rin kami ng update mula dyan sa inyong probinsya. Magandang umaga, Judyel Laino, mula dyan sa Nueva Vizcaya. Ingat kayo dyan. Salamat, salamat. Alright, si Judyel Laino, ang head po ng PDRRMO ng Nueva Vizcaya.